So ako rin naman, alam mo yung tulad ng sabi ko, parang napaka-supportive niya pagdating sa career ko, napaka-loving niya, naalagaan niya talaga ako ng maigi. Yun din ang ginagawa ko para sa kanya. And kailan mo nakikita yung sarili mo na magsisettle na plano? Wala pa naman akong set na edad, pero parang as early as now pinaghahandaan ko na in terms of financial, in terms of yung lifestyle ko rin ngayon, yung kung paano ko rin nire-represent sa sarili ko pag nasa labas ako, kasi alam kong nakadugtong din pangalan ko sa pangalan niya. Ayaw akong mapahiya siya. Yun, financially rin, yun yung pinaghahandaan. Bahay. Just ipon lang. Hindi na masyadong magastos. Hindi na lagi naka-sports car kada buwan na tumadaan. Ha? Binago kanya. Ito yung maganda dun eh. Tulad ng sabi ko noon, bago kami nagkakilala, may 2 years na naging single ako na binago ko yung sarili ko. So, nung nagkakilala kami ulit, tapos naging kami, parang yung pagbabago na yun, mas solid na. Pero masasabi ko dahil sa kanya, mas ito na yung pinaka-best version ng sarili ko. Pero yung pagbabagong yun, yung kusa, nandun na yun bago pa kami nagkakilala. So, alam mo yung totoo yung pagbabago. Kik, nabanggit mo kanina na yung parang regret mo yung nangyari mo. Hindi. Pabiru lang naman yun. Hindi naman ako very haunted. Pabiru lang naman. Pero at the end of the day, dinaan ko pa rin yun with confidence at ginawa ko pa rin ng hindi ginagawa ng pangkaraniwan tao ng panahon na yun. And that's something I'm still proud of. Pabiru ko lang sinabi. Kasi para sa akin din naman, parang wala ako sa buhay ko, doon naman ako proud. Wala akong masabi na talagang nire-regret ko, na iniisip ko every single day. Wala. So parang ganun lang kaliit lang. Given that chance, gagawin mo pa ba ulit? That's... Hindi ko rin alam. But for me, lahat ng ginawa ko noon, doon, binigay ko na rin naman lahat. Diba? Ano pa pwede ko bigay? Parang ginawa ko na din lahat dun sa fashion show na yun. So, feeling ko okay na yun. Bigay ko na sa mga bagay. So, do you think tapos ka na sa panahon na gano'n? Nandito ako sa panahon ngayon na yung pinaka-importante sa akin, tumanggap ng mga role na challenging para sa akin. Yung hindi makakalimutan ng tao, yung makakapagbigay ng halaga sa legacy na iiwan ko bilang artista. So, kung tinatanong mo sa akin kung importante pa rin sa akin ng ganun na event, hindi na. Ang importante sa akin, magbigay ng mag-iwan ng isang magandang body of work sa larangan ng pelikula, telebisyon at teatro na pwedeng pag-aralan ng mga bata one day at ito yung gusto nilang tularin na karoon. Yun yung pinaka-importante sa akin. Pag-arte. Artistry ko. Pero sa movies, sa projects, willing ka pa rin na mag-do? Sabi ko naman, ever since wala akong limitasyon bilang artista, ako, pagka gusto ko gawin ng isang role, diba, wala na si Jay Cuenca sa set. Iba na, ako na yung character ko. At kung ano man ang kailangan gawin, kung ano man ang na-justify ko sa utak ko kung ba't gagawin ng character ko yung gagawin ko. At kaya naman ako hindi nawawalan ng trabaho kasi alam nila hindi na maate. Pag nagko-commit ako, kahit teatro yan o kahit pelikula yan o kahit TV yan. All the way. 100%. Thank you. Thank you.